Kaya ang bagal ng resulta, gumagawa lang kayo ng paraan kapag gipit na kayo, kapag gutom na kayo, kapag dapang-dapa na kayo, kapag may emergency na. Like, alam nyo ba, nakakitaan na kayo ng lamay at dibeng? Alam nyo ba yung iniiyak ng mga tao nyo doon? Una, baka namimiss na na agad nila. Tama-tama. Pero majority ng iniiyak natin sa libeng, hindi pagka-miss. Regret. Kasi hindi mo na-express yung pagmamahal mo doon sa taong yon habang buhay pa. Kaya lang, nare-realize mo lang yun pag wala na yung tao. Paano yung sigaw mo na, I love you? Wala na! Fucking dead! Ba't hinintay mo pang mawala? Libre naman ang I love you! Pag may jowa kami at may amoy na I love you, how about your mom? How about your dad? Na baka matagal nang naghihintay? Ano, ikaw lang kailangan ng love? So ngayon, para sa inyong lahat, nag-prepare ako ng topic. No? Sinulat ko to kanina lang habang nandun. But you know, these are principles, very valuable lessons na natutunan ko ngayong taon. Kasi very important, guys, that we are all learning from our mistakes. Kasi sayang eh, nahirapan ka na, nasaktan ka na, nadapa ka na, na-reject ka na, nag-fail ka na, hindi ka pa natuto. And tandaan nyo, kung hindi tayo matututo sa failures natin, kung hindi tayo matututo sa mga pagkakamali natin, walang magbabago. If you are making the same mistakes, you are not learning your lesson. If your situation is the same, you are not learning anything. Or maybe you are not doing anything. So very important that right now, we do a reality check. Teka, ano bang mapipiga natin sa 2023 ng mga lessons, principles na magagamit nyo sa buhay nyo? Guaranteed, guys ha, guaranteed to earn you millions and to help you achieve your goals and dreams. Gusto ba yun? Yes! 10 valuable lessons, no? 10 lessons from 2023. Ano ba yung mga natutunan ko personally na pwede nyong makuha at i-adapt sa buhay nyo para pagpasok ng next year, mas maganda na yung next year natin. Are you with me still? Yes! Okay, one. Life is hard but simple. Okay, ano yung ibig sabihin? Guys, mahirap talaga mabuhay. If you are afraid of risk, tandaan mo, the moment na pinanganak ka sa mundo, risky na. Kasi the moment na nabuhay ka, pwede ka nang mamatay. Yes. Mahulog ka sa hagdan, patay ka. Tama? Yes. Matakaw yung kapatid mo, sobrang laki niya, nadagaanan ka, patay ka. Diba? Sa US, alam nyo ba, ang daming bata na mamatay, nasakal ng telepono. Kaya nauso yung wireless eh. Alam nyo yung telepono, yung may tali? Maraming bata na mamatay dun. Naipit sa pinto, namatay. Kumain ng mani, nag-choke, namatay. Nagigisyon ako, bottom line, the mere fact that you are alive, life is risky. So, ang akin, ang buhay, mahirap talaga. You know, this is not motivation. Di ba? Nakaka-motivate ba yun? Ang buhay mahirap. Aray, tamay, ganun na, di ba? You're not here to be motivated. You are here to learn what we call your motive for action. So you can motivate yourself. Ano yung motibo mo para mag-take ka ng action? What do you want for you? Life is simple. Mahirap ang buhay, pero simple. Pag sumuko ka, talo ka. Pag tumuloy-tuloy ka, may pag-asa ka. Yes! But the moment that you quit, dun mo lang matatawag yung sarili mo na failure. But if you fail right now, pero hindi ka pa rin tumitigil, nagpahinga ka lang, ang simple, may pag-asa ka pa. Mananalo ka pa, may chance ka. Ang simple, alamin mo, gusto mo, kuhanin mo. Ito mahirap sa iba eh. Pati yung pag-aalam ng gusto, ginagawang komplikado. Eh sir, ang hirap eh. Sir, di mo naiintindihan. Ano hindi ko naiintindihan? Ang hindi ko maintindihan, bakit hirap na hirap kang mag-decide sa bagay na gusto mo, tas ang dami mong inggit sa katawan. Ang daling alamin ng gusto, simple ang buhay. Pag nainggit ka, ibig sabihin nun, meron siyang bagay na gusto mo for yourself. Ang dali, simple. Pag nairita ka sa tao, isa lang ibig sabihin yan. Ayaw mo ng ganong tao. Iwasan mo.
Narinig nyo kanina, ang daming nakagawa. Yes. Di lang ako. Buti sana kung ako lang nakakagawa. Hindi. Ako lang yung nakikita nyo. Pero I have friends, clients who are billionaires. Na kung ano yung ginagawa ko, yun din yung ginagawa nila. Kaya assured ako eh. Sure na ako sa future ko. Yes. Life is fucking simple. Yes. Huwag niyong gawing komplikado. Are you with me still? Yes! Alright. Reviewin natin yan later on because I'm gonna discuss with you the lessons. Alright? And then later on, ituturo ko naman sa inyo yung proseso paano nyo makukuha yung gusto nyo. But these are lessons from 2023 na mapipiga natin. Are you with me still? Yes! Okay. Magiging malinaw. Two. Find the right community. Guys, tandaan niyo to ha. Hindi ka weird. Mali ka lang ng sinasamahang tao. You are not slow. Mali ka lang ng kasama. You know what? All my life, almost all my life, I had been, you know, doubted by people. You know, lagi ako nilalait. Kasi nung high school, alam mo yun, medyo, hindi tayo kagwapuhan. I was an athlete. Tapos hindi tayo sobrang galing sa academics. Nakaka-relate. Yes. Tapos pag di ka magaling sa ACADS, sabihan ka lagi ng bobo. Yeah? Yes. Ikaw naman, hindi ako na bobo, pero aminin nyo, sakit eh. Yeah? Sakit. Bobo daw ako. Tapos sasabihin ako ng ibang class, may pangit. Pangit na bobo ka pa. Shit. Sakit naman nun. And then paulit-ulitin sa'yo yun, magsa-self-doubt ka eh. Tama. So, I struggled hard. Lagi kang din na-doubt. Hindi dapat debate yung diploma versus diskarte. It's not a debate. It's about paano ka makikipag-collaborate kung hindi ka nakatapos, paano ka makikipag-collaborate sa nakatapos so you can solve a problem together. So, kung laging laitan, maling community ka. Before, lagi ako nilalait, wala daw akong future. Ang aga ko nag-business eh. Nagtitinda ako ng kape, nagtitinda ako ng malunggay, malunggay boy daw ako. Alam niyo, lahat ng nanlait sa akin, especially nung high school, pag sama-samahin mo, ha? Pag sama-samahin niyo lahat ng kinikita nila ngayon, isama niyo pa yung buong faculty at admin, lahat ng income nila, income ko lang ng isang linggo. Yes. Not because magaling ako, but because I'm in the right community. I have a coaching team. You have to understand gaano ka-powerful ang willid. Yes! And during this process, I am with them. Puyat, pagod, pag nag-late, push up. Tapos may staffing team na ngayon. Ilan lang yung editor ko? Naiintindihan nyo ba gaano kalupit yung video na napoproduce? I am with the right people kasi. Yes! Nagigis nyo ako? You just have to find the right community. Are you with me? Yes. Again, number three. Mindset, mga dong. Mindset is a major key to your success. Tingnan nyo na lang paano mag-isip. Milyonaryo. Maglalabas na nga siya ng 1.5 million. Patay baboy pa. Imagine nyo yun. Nagigis nyo ako? Kasi iba sila mag-isip. They're ready to give. Kaya nga, sobrang nakakatuwa eh. Hindi mo bakit? Ask me why. Why? Sarap ng kain natin mamaya nito. Why? But the point is very simple. Mindset. Ha? Tandaan. Millionaires are givers. Notice how the poor people will always say, bakit? Bakit wala akong resulta? Bakit kulang? Bakit hindi ko makuha yung goals ko? Ginagawa ko naman lahat. Laging may sumbat. And you will see millionaires, especially the friends that I have, billionaires, head down, face down, I will fucking work. Huwag niyo akong guluhin. If you wanna work with me, don't get in my way. I'm gonna do my job, I'm gonna do my work, unconditionally, I will create value. Ganun sila mag-isip. Basta gagawin ko yung part ko. Kasi ang dali ng prinsipyo, mindset. Tandaan nyo to, kung kaya ng Diyos, ipaubaya mo sa Diyos. Kung kaya ng tao, kaya mo din. Example, farmer. Nagtanim, kaya mo rin ba magtanim? Yes! Pero, kaya mo bang palaguin bigla yung puno? Diyos na bahala doon. The only thing you can do
is magtanim ng magtanim, diligan ng diligan, mamili ng magandang lupa, pagyamanin yung lupa, lagyan ng fertilizer, lagyan ng tain ng manok or whatever, at mamili ka kung ano itatanim mo. Because you can choose. Ano ang itatanim mo sa mindset mo? Because your mindset dictates your success. Kung ang tinatanim mo dyan puro negativity, yari ka. Tanungin mo sarili mo, negative buhay mo, ano ba tinatanim mo sa utak mo? How do you fucking chat? How do you treat your loved ones? Paano mo itrato yung mahal mo at nagmamahal sa'yo? Paano mo itrato magulang mo? Isipin nyo maigi. Miserable buhay mo. Paano mo itrato nanay mo, ama? Diretsahan tayo. Biktima ka? Feeling mo hindi ka nakaka-receive ng pagmamahal sa nanay mo? Bakit binigay mo ba? Nag-thank you ka ba sa nanay mo? Ma, thank you. Kasi alam ko, pagod ka eh. Tura mo magluto. Itlog muna. Mindset. It's not about what you think. It is about how you think. You with me? Yes! Your situation won't change if you won't do anything about it. Your situation won't change if you won't do anything about it. Ibig sabihin, hindi magbabago sitwasyon mo kung wala kang gagawin. Ang dami nagsasabi, Sir, busy ako, di ako makakapag-business. Sir, mahihain ako, di ako makakabenta. Sir, wala akong puhunan, di ako makakapag-business. Gagawa ka ng paraan. The mere fact na wala kang puhunan ngayon, what makes you so sure na next month meron? Wala kang pera ngayon, bakit last month ba meron? Last year ba meron? 5 years ago ba meron? O, bago dun? Nagigits? Sir, magpo-full-time ako kapag may pera na. Hindi! Hindi mo ba naiintindihan na baka kailangan mong unahin yung desisyon bago ka magkapera? Si Alvin, di ba lintik? Lahat expert, lahat ng klase ng babae. Estudyante, empleyado, single mom, admin, manager, line leader, pati si Rena sa Kalamba. But bottom line, ano ginawa niya? Nahanap niya yung community, nag-full-time. Kasi bakit? Kung pabalik-balik pa rin siya doon sa dati niyang community, walang magbabago. Push and pull ka eh. O MJ Lopez ako ngayon, natututo ko. Pagbalik sa Los Baños, inuman. Pagbalik sa we rise up. Di ba? Pagbalik dito, Nosy! Nosy Velasi, di ba? Pagdating dito, a million dreams I keep in you. Pagbalik sa Los Baños, isip mo unti-unting mawawala. Oh, naku, adik. Kung hindi siya nag-full-time, iba ang executive assistant ko. Ang daming naka-line up. Actually, busy na masyado si Alvin. Yeah. Pero naiintindihan ko. Sinasabi ko lang na maraming naka-line up. Urgency. Nagagets? Yes! Me. So sa ika-5 years nyo, nag-iisip na kayong umalis sa toxic na company. Imagine nyo ha, 5 years. Pinaabot pa ng 8 years bago umalis. Wala namang nagbago. Naghintay ka lang ng 3 years, ano mo nagbago? Tumanda ka ng 3 years. Pero wala nagbago. Tumagal lang ng 3 years, lalo na naging toxic, wala naman nagbago sa buhay, magde-decide din pala. So imagine nyo kung hindi sila pumunta ngayon, nasan si May? Si Dante nag-aalaga pa rin ng kalapati. So ibig sabihin, yung sitwasyon mo ngayon, hindi yan magbabago kung hindi ka magbabago. Yes! You have to make a decision. Huwag mong hintayin na kusang magbago yung sitwasyon mo. Do something about it. Diba? Toxic sa community mo. O di umalis ka doon, hindi ka naman puno ah. Yes. Puno ka ba? May ugat ka doon? Guys, kaya nga nandito yung utak eh. Gamitin natin. Yes. Ang dami nating overthinker dito. Ba't ganun? Kung overthinker ka, ito maganda yung overthink. Nagdududa ka, pagdudahan mo yung duda mo. Tama ba yung duda ko? Duda ka ng duda eh. Questionin mo rin yung duda mo, baka mali. Again, mindset ba? Are you with me? Yes! Tandaan, walang magbabago kung hindi ka magbabago. Learning. Ito connected to sa 4. It's not what happens. It's what you do about it. It's not what happens, it's what you do about it. Because what happens, happens to everyone. Yung struggles, yung pain, yung suffering is not reserved for the poor. Yung pagsubok, hirap, problema, hindi yan naka-reserve sa'yo. Huwag mo suluhin. Kala mo ikaw lang? Hirap na hirap ako. Hindi niyo ako naiintindihan.
Grabe, pinagdadaanan ko. You don't understand. You're not in my shoes. Pagdating ng wedding, pa-baby pala ako. Nakakahiya. Ang dali pala ng problema ko. Apir. Payakap nga, be. Group hug. It's not what happens. Dati, sinisisi ko ulan. Until na-realize ko, umuulan din sa BGC. Nauulanan din pala mayaman. Ang difference lang, may kotse sila. I used to blame the calamities. May lindol eh, may bagyo. Na-realize ko bigla, binabagyo din pala mayaman. I used to blame family. Until I realize, may pamilya din pala mayaman. Hindi pala sila galing sa tae, ganun. May magulang sila. May pamilya sila, hindi lang ako may pamilya. I used to blame the traffic. Until I realized, kahit naka-Mustang ka, naka-Ferrari ka, naka-Porsche ka, naka-Mercedes-Benz ka, nata-traffic din. So what happens? Happens to everybody. It's what you do about it. So now, nung natutunan ko to, okay, what can I do? Boom, realization. Umuulan. May hood. Shit, may payong. Napakalupit na invention. Ang tagal na pala nag-i-exist ng payong sa mundo. Hindi lang natin ginagamit. O baka yung utak ang hindi ginagamit. Traffic. Realize ko, pwede palang umalis ng maaga. Hindi mawawala traffic. Ano, a traffic ang mag-a-adjust sa'yo? Kahit nga ambulansya eh. Kahit nga bumbero, naiipin sa traffic, eh, ikaw pa. Titry mo. Lumabas ka, wow, wow! Kung makalusot ka, it's not what happens. You're not alone. Sino dito may pinagdadaanan ngayon? Huwag niyo ibaba, ha? Huwag niyo ibaba, taas niyo kamay mo. Oh, look around you. Sige, be honest. Oh, di ba lahat tayo? Yes! Oh! You're not alone! Parang parenting eh. Hindi ka nag-iisa. Knowing that, you just have to find the right community who are willing to move forward with you. Yung kapareho mo mag-isip, yung gusto rin yumaman. Walang masama dun sa mga ayaw yumaman. Pero pag dun ka sumama, hindi ka yayaman. It's not what happens. It's what you do about it. So again, do something. Anyway, number 6. Pause kasi ako guys, daw makakanta ng ayo. So sorry kung may kantahan mamaya, daw makakanta. Know what you want. May kasunod. Know what you want and focus on it. Alam nyo ba saan ang gagaling ang inggit? Kapag di mo alam gusto mo. Ang simple, nakakita ka ng Ferrari, ang gusto mo Lamborghini. Hindi ka maingit sa Ferrari. Ma-appreciate mo siya, bakit? Ang ganda ng kotse, kaya hindi ko trip yan. Kasi you know what you want. Gets? Nakakita ka, naka-Mustang. Eh, ang gusto mo, Dodge Challenger. Di ka maingit. Kasi may goal ka eh. Yes. You know what you want. Yes. So knowing what you want gives you a certain level of awareness na teka, I have a target. Are you with me? Yes. So make it a target. Kasi having a target, knowing what you want, will always be good for you and good for the people around you. Halimbawa, si Ma'am Jocelyn, may goal, nag-center. Okay? Nag-center. Tapos nag-grow as a person. Diba? Nag-grow siya because of the goal. Paglabas, better ba yung sa relationships niya? Yes! Yes! Pagdating niya, pag-uwi niya ng Batangas, ang dami niyang bagong skill. Yes! Natuto na rin siyang sumayaw. Yeah! More compassionate, more loving. Mercedita, may goal. Yes. Oh, nag-grow. Nakabuti rin yung sa mga kasama niya. If you have a goal, if you have a target, hindi ka ngayon magpo-focus sa negative, you will be less toxic. Tapos unti-unti, in the process of achieving that goal, mag-grow ka. Pag nag-grow ka, mabuti yung sa kapatid mo, sa kaibigan mo, sa nanay mo, sa tatay mo. Kasi nag-grow ka eh. You are better in communication skills. You are better in everything now. So nakakatulong ka ngayon sa iba. So knowing what you want and knowing your target leaves you with this level of awareness na, teka, I know what I want. If you know what you want, focus on it. Huwag niyong bibitawan yun. Are you with me? Yes! Okay. Ito, maganda to. Believe first for you to see. A lot of people will say, to see is to believe. Yes. That's bullshit. Sino dito naniniwala kay God? Nakita mo na? Yeah. Exactly. Pero, the Creator is bringing us miracles. Yes! Because we believe. You know, there's... Okay lang, konting kwento sa Bible. You know, I'm not an expert. Okay lang ba? Konti lang, you know? And we respect every religion, pero ito yung alam ko, no? There's this story. Napanood ko lang din to sa
online, narinig ko lang din to somewhere. There's this story where merong babae na parang may sakit siya, na sobrang lala nung sakit niya. Na parang to the point na pinandidirian na siya ng mga tao. Tapos si Jesus, di ba, parang sikat na siya. Na lahat ng makakahawak sa kanya, feeling nila, gagaling sila. Pagpapalain sila. So si Jesus, naglalakbay lang doon. Di ba? Parang chill lang. Tapos nagpupumilit yung babae, pero yung mga apostol, hinaharang siya. May coaching team. Tama, may coaching team, may staffing team. Bawal muna kumamay kay Sir MJ. Yung tipong hug na hug ka na, may haharang, ganun. May coaching team eh, may staffing team eh. Hindi, bawal abalahin muna si Sir. But bottom line, hinaharang siya, pero pinagpilitan niya. To the point na ano, nasa sahig na siya, pero nahawakan niya yung parang dulo ng robe. Yes. Tapos umiiyak siya, nagigilty siya. Nagtanong si Jesus, sino humawak sa akin? Kasi ramdam niya na parang may humawak sa kanya na hindi naman, ano mo yan, parang hindi pinalusot, pero nagpumilit. Hanggang sa umamin na yung babae. Sinabi niya, may sakit siya. Nalay down niya yung sitwasyon niya. Tapos naniniwala kasi ako, pag nakahawak po ako sa inyo, gagaling ako. At gumaling nga siya. Pero nasabi ni Jesus sa kanya, hindi ako nagpagaling sa'yo. Ang nagpagaling sa'yo, yung paniniwala mo. Yes! Nagigits niyo ako. Tandaan niyo to. Remember, take note. What you believe is true will always be true to you. Kung ano yung pinaniniwalaan mong totoo, yun yung magiging totoo sa'yo. Nakita niyo ba, nanay ko? Ang ganda. Yes! Araw-araw yan? Sa salamin? Salamin? Ang ganda mo! Araw sa salamin? Ang ganda! Nakakainis ka! Tapos nalapitan ako, MJ, nakakainis. Bakit? Ang ganda ko. Minsan nakabalahin ka, busy-busy ka. MJ, tingnan mo ako. Ganda ko, di ba? Ganon. To the point, pag tinanong ko anak ko na yan, ha? Close na close kami nun, ha? Pag tinanong ko, oh, Scarlett, you look so beautiful. Sasabihin niya, manak kay madir. Ganon yung accent. Why are you so pretty? Manak kay madir. Well-trained. Pero since pinaniniwalaan niya, yun yung nagkakatotoo. Are you with me? Yes. May mga bagay na hindi mo makikita agad. Pero pag naniwala ka, just try. Just try. Nothing wrong. Ang tagal mo nang hindi naniniwala, may nagbago ba sa buhay mo? Try mo maniwala saglit. Yes. For you to see. And when you start to see, you will now become aware of what you want. You focus on it. And boom. Ang simple. Let's not make things complicated. You want something, go get it. Learning pa ba kayo? Yes! Tapikin mo katabi mo, gising. Binibigyan ko kayo ng karapatan na tapikin yung katabi mo pag inaantok. At sikuhin pag natutulog. Okay, number 8 pala, number 8. Guys, this is good. Turn the impossible to I'm possible. Lahat posible. Lahat ng gusto ko posible. I'm possible. And kaninang 5 p.m., we created a vlog, a creative vlog. It's actually looking back from a 2021 raw video. So hanapin nyo, nasa YouTube siya. Vlog number 57, Manifest Your Goals and Dreams. Yung video, no, naka-orange na suit, nasa loob ng Mustang, nakaganito lang ako, paos ako. And I recorded that video during the lowest moment in my life. At sizzle yun. Sizzle din ngayon. Tapos naiiyak-iyak pa ako doon, you know. Bakit yung grabe, ang sakit-sakit ng puso ko. Tapos nag-announce ako doon. Sabi ko, hindi ko maintindihan bakit sobrang bigat ng pinagdadaanan ko ngayon. Lubog ako emotionally, mentally and physically, pero peaceful. Parang assured ako, sure ako may magandang mangyayari kahit ang bigat ng pinagdadaanan ko. At nagigisa yung feeling, it's like, hindi ako okay, pero ba't okay lang ako? Alam, hindi ka, you are not okay with, hindi, you are okay with not okay. Parang okay ka lang na di ka okay, parang, eh ano? So nag-announce ako doon, sabi ko, time will come. Kasi kasagsagan pa ng COVID yun eh. Time will come, magkakaroon ako ng webinar. Yes. Sabi ko doon, time will come, magkakaroon ng mga virtual events. Tapos yung virtual events, magiging live events. Yes. Sabi ko doon, yung mga leaders ko, grabe, makakasama kong tumulong sa mga tao. Tapos magkakaroon ako ng mga car achievers, mga magiging milyonaryo sila. Tatawagin akong Pinoy Tony Robbins. Yes! Sinabi ko yun doon. Yes, yes. Kaya nga nung pinanood ko, sabi ko, that was only 2 years ago.
Guys, lahat yun nangyari. Si Dante, galing sa Awaken the Power Within. Tapos nagkaroon ng mga events ngayon, basic na lang yung merong speaking engagement. Tapos may mga millionaires club na tayo. May mga car achievers na tayo. Tapos yung sabi ko, yung mga leaders ko, makakasama kong tumulong sa mga tao. May staffing team ang We Lead. Yeah! Yung mga bagay na akala ko imposible dati. Parang malabong mangyari eh. Parang hirap paniwalaan eh. Lahat tayo magagawa, nangyayari ngayon eh. Who would have thought? Grabe na yung level ng We Lead natin. Yes! Like, what the fuck? Tayo lang nakakagawa nun? Yes! Tayo lang may Jocelyn Hernandez? Yes! Diba? Sa lahat. Sa lahat ng mga may-ari, nasa atin yung pinakamaganda. Yes! Sorry, Papa D. Sorry, in advance. Pero sa lahat ng may-ari ng we, ako pinakapaugi. Sorry, Papa D. Dadalwa kami lalaki eh. No? Sorry, Papa D. Pogi ka din. In a different way. Na-realize lahat pala posible. Yes! That is why nag-declare ako ng bagong goal. Kasi nung nakita ko yung resort ng CEO natin, nakakaingit. Yes! Na nakaka-excite. Na nakakabaliw. Na sobrang grabe. Alam nyo, ang lakas makayaman ng hagdan. Gusto ko doon matulog sa hagdan eh. Kasi may hagdan siya ng high ceiling, na may mga ilaw. Basta mag-wheelid kayo para kasama kayo sa reunion doon. Yes! Alam nyo ba yung resort na yon? Alam nyo, hindi naman siya kamahalan eh. 30 million lang naman yan. Kayang-kayang gumawa ulit, you know. Pero it's the story behind. Bago nawala si Lola, it was her dream. You know, everyone was grieving, wala na si Lola. Although alam kong peaceful na si Lola sa taas, masaya na siya doon, pero... Lalo na may resort na. Pero it's the story behind that my mom kept her word. Tumupad siya sa usapan. Kahit wala na si Lola, ayan yung resort. Kaya nga, Dear Sylvia. Open na po for booking and reservation. Promotion pala. But seriously, pag nandun ako, nababaliw ako kasi sobrang ganda. It's like a mix of industrial and para hindi siya sobrang, kasi pag industrial, maraming metal. So para maging warm, ang dami rin kahoy. Tapos, daming kahoy, ang daming salamin, ang ganda ng pool. Pagpunta mo sa taas, kasi naglalakad ka sa taas, alam mo yung parang papunta ka kay Zeus? Alam mo, parang feeling ko ako si Hercules. Paakit ako ng Olympus. Alam mo yun? Honestly, parang paakit ako sa mga gods. I'm worthy. Parang ganun. So habang umakit ako doon, may music, I would find my way. I would go the distance. Pagkakit ko doon, parang hotel. May mga rooms. Yung CR, parang CR ng City of Dreams. Maganda talaga. Ibang level. Tapos magpunta mo sa dulo, binuksan mo, kita mo yung pool. You know, it's an amazing experience. And bottom line, ang good news, sabi nila, ang good news, sabi nila, we will have a reunion soon with the Willit community. Again, open up for booking and registration. Dear Sylvia, see you soon. Number nine. This is important and pipigilan ko maging emotional dito. I'll do my best. Number nine is, create your own urgency. Alam nyo, majority sa inyo, kaya ang bagal ng resulta. Kasi nyo, real talk? Yes! Kaya ang bagal ng resulta, gumagawa lang kayo ng paraan kapag gipit na kayo. Kapag gutom na kayo. Kapag dapang-dapa na kayo. Kapag may emergency na. Like, alam nyo ba, nakakitaan na kayo ng lamay at libeng? Alam nyo ba yung iniiyak ng mga tao nyo doon? Una, baka namimiss na agad nila. Tama? Yes. Pero majority ng iniiyak natin sa libeng, hindi pagka-miss. Regret. Kasi hindi mo na i-express yung pagmamahal mo doon sa taong yon habang buhay pa. Kaya lang, nare-realize mo lang yon pag wala na yung tao. Paano yung sigaw mo ng I love you? Wala na! Fucking dead! Ba't hinintay mo pang mawala? Libre naman ang I love you. Ah,
Pag may jowa kami at may amoy na I love you. Minsan nga parang wala nang meaning sa'yo eh. Kaya hawa ko ng cellphone. Love you too. Ganun na lang eh. How about your mom? How about your dad? Na baka matagal nang naghihintay. Ano, ikaw lang kailangan ng love? How about tapikin mo katabi mo? Deserve mo yung maman. May nagmamahal sa'yo. How about sometimes? Tapikin mo kapatid mo. Guys, alam nyo ba? Ang daming sumusuko just because of the lack of encouragement. Parang ang daling ibigay. Libre naman eh. Kaya mo yan? Tuloy mo lang yan. Deserve mo. You pass the energy. You wish everyone well. Because when life is this, and we want this, ano problema sa atin? Pag nandito ka, gagawa ka lang ng paraan kapag bumaba na dito. Yung sad-sad na. Pag akyat sa level na to, titigil ka na eh. Tawag doon comfort zone. Ang tawag doon nakasanayan. Ang tawag doon mediocrity. You're too complacent. Masyado kang kampante. Kahit nasaan ka dito, ito pangarap mo, di ba? Ito goal mo, di ba? You signed up for being a millionaire. Not a fucking loser. Not a fucking quitter. Nandito ka para yumaman sa pamilya mo, sa magulang mo, sa kapatid mo. So kahit nasaan ka, you take action. Na parang gutom ka, na parang emergency lagi. Kasi ang emergency, hindi nasa baba. Ang emergency, yung nasa taas. Make it urgent. Tumawag, ospital. Kailangan ng pera. Gawa paraan, hindi. Ba't hinintay pa? Kasi urgent. Tama. Urgent para sa'yo. Kasi ang thinking ng tao, I will do whatever it takes to survive. Nakasurvive ka naman eh. Survive lang. I will do whatever it takes to provide for my family. Nakakapag-provide? Provide lang. Bakit? Kasi yun yung urgent sa'yo. Sino magde-decide kung ano urgent? Ikaw. Ikaw ang magbabago ng meaning, ano yung urgent sa'yo. Simple lang to, gawin mo urgent yung pangarap mo. Gawin mo urgent yung gusto mo. Joe Hernandez, may resort? Urgent. Araw-araw may videos kami. Holiday, kahit wala ako? Urgent. Magkukrus kami, family. Magugulat kami, upload. Urgent. Even maliit na bagay na wala naman akong pakinabang, urgent sa akin. Kasi alam ko, nakakatulong sa mga audience. Nakakatulong sa ibang tao. Kahit may basher, may natutulungan pa rin yan. Yes. You have to make it urgent. Are you with me? Yes. Number 10. Gawin nating pula. Ay! May emoji na akong kamukha. Kilala yung emoji na yan? Ah. Guys, you just have to know your purpose. Your purpose, understand that it will improve, it will grow, pero isipin mo yung basic purpose mo. You know, for some, especially mga nanay, mga OFW, meron nga dito, OFW, umuwi pa eh. Bakit? Kasi gusto makasama pamilya. Kahit may pera doon eh, hindi mo naman kasama anak mo, wala din. Diba? Grabe ba sakripisyo ng mga OFW? Yes. Grabe. Ang pagkain, tipid. Para lang makapagpadala sa Pilipinas. Tama. Yung iba, may magulang na OFW. Ang goal mo, mapauwi. Alam mong hirap na sila eh. Alam mong baka pagod na sila eh. For some, it's, you know, so makabahid sa utang. Nakakapagod kasi, lagi may naniningil eh. For some, maybe it's, sawang-sawa na ako sa mahirap na buhay. Sawang-sawa na ako mag-commute. Sawang-sawa na ako mabasa ng ulan. Sawang-sawa na ako manghingi ng pera. Sawang-sawa na ako umasa sa iba. Sawang-sawa na ako sa trabaho na walang pakialam sa akin yung boss ko. Sawang-sawa na ako gawin yung bagay na hindi ko gustong gawin kasi wala akong pera, wala akong skills, feeling ko wala akong choice. O gusto mong maranasan ng magulang mo yung buhay na alam mong deserve nila. Habang andyan pa, yung buhay guys, everyday, sumisikat ang araw, lumulubog. Sa mga kabataan dito, ang araw sumisikat sa inyo. You're not even halfway there. Wala pa kayo sa tanghali. Wala pa kayo sa tanghali. Tulog na kayo. Wala pa kayo sa tanghali. Pagod na kayo. Sa mga kabataan dito, umaga pa lang. Wala ka pang 50. Wala ka pa sa kalahati ng buhay mo. And yet, yung magulang mo, gabi na. Sunset na, palubog na. Tapos magtataka ka? Stress sila lagi? Natural. Mas marami silang pinagdaanan sa'yo eh. Mas marami silang hirap sa'yo. And don't fucking counter me with Sir MJ. Parang namang hindi valid feelings namin. Valid ang feelings mo.
Pero valid din ang feelings ng magulang mo. Don't make it about you. You are here for a reason. You are here to help other people. Are you with me? Yes! Eh, mga magulang. Yung mga magulang nga dito, lumalaban eh. Masaya-saya nga ni mom, oh. Gabi na na-attend ng training. Layo pa rin ang pinanggagalingan yan. Ang dami dito, mga magulang na, may edad na. Minsan yung mas masipag pa yung iba eh. Sorry ah. Nakikita ko yung ibang stockies natin, mas masipag mo mag-legwork. O yun, mas tuhog pa sila, oh. Parehong stockies, oh. Mas masipag pa ang humataw, eh. O sino pang walang pera, siya pang tamad, eh. Because maybe, they know their why. Alam nila kung bakit nila to ginagawa. So you have to know yours. Yung iba nga dito lumalaban, wala nang magulang eh. Nilalaban na lang nila, kapatid nila eh. Pero nag-e-effort, TikTok live. We are building this community para magtulungan tayo. Kasi kung alam nyo lang guys, sarap yung maman. Kaya lang masarap pag marami tayo. Yes! Sarap guys, you know, the resort was so good, but I wanna bring you guys there. Boracay is good, pero gusto ko kayo isama. Sumama naman kayo, sumabay naman kayo. Kailangan nyo lang sumabay. At kailangan mo maintindihan sa puso mo bakit mo ito ginagawa. Are you with me? Yes! Tapikin mo katabi mo ngayon, sabihin mo tuloy-tuloy lang.